Gilas Pilipinas makapasok kaya sa quarterfinals ng FIBA Asia Cup? Game preview ng magiging laban ng Pilipinas kontra Japan sa kanilang classification match, yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Ngunit bago yan mga ka-courtside ay huwag niyong kalimutang supportan ang channel sa pag-like at pag-subscribe sa videong ito. Mamayang 9 PM Philippine Time ay maghaharap na nga ang Gilas Pilipinas at Japan National Team sa isang classification match kung saan ang mananalo ay aabante sa quarterfinals at makakaharap ang Australian National Team. Sa videong ito ating pag-uusapan kung malaki nga ba ang tsansa ng Pilipinas na manalo kontra Japan. Kung babalikan natin ang mga FIBA Cup tournaments, perfect record ang Pilipinas kontra Japan kung saan natalo ng ating pambansang koponan ang Japan na 6 na beses, 6 wins to 0. Yan ang kalamangan natin kontra Japan. Ang huling ang laban ng Japan at Gilas ay noong Asian Games 2018 sa Jakarta, Indonesia kung saan nanalo ang ating bansa 113-80. Key players nga ng ating bansa noon ay si Jordan Clarkson at Christian Standhardinger. Ngunit iba na ang lineup natin ngayon, lalo na at wala na tayong naturalized players sa ating Gilas lineup. Kung pagbabasehan naman natin ang statistics ng dalawang koponan ngayong 2022 FIBA Asia Cup qualifiers, ay lamang ang Gilas Pilipinas sa field goal shooting kung saan may 45.8% field shooting ang ating bansa samantalang may 45.3% field shooting ang Japan. Mas lamang nga din ang ating bansa sa 2-point field goals kung saan mas lumamang naman ang Japan sa 3-point field goals. Dehado nga din ang ating bansa sa rebounds per game kung saan malayong lamang ang Japan na may 40.7 rebounds per game kumpara sa 30.7 rebounds per game ng Gilas. Gayun din sa assists per game kung saan number 1 nga ang Japan sa torneo na may 24.7 assists per game samantalang 20.7 assists per game lamang ang ating bansa. Aasahan ng Japan ay sina Yuta Watanabe at Yutaro Suda na parehong ang nagtatala ng halos 15 points per game samantalang si Big Man Carl Tamayo at Bobby Ray Parks naman ang aasahan ng ating bansa na kasalukuyang top scorers ng ating koponan. Kung ako ang tatanungin mga ka-courtside, nakakakaba ang laro na ito sapagkat close fight ang magiging laban at mukhang 50-50 na ang ating perfect record kontra Japan. Huling ang natalo ng Japan ang Pilipinas ay noong 2010 pa sa Gangzhou Asian Games. Kaya ka-courtside, sa tingin nyo ba maipagpapatuloy ng Gilas Pilipinas ang ating perfect record kontra Japan? I-comment mo na yan! There you have it mga ka-courtside, abangan sa aming channel ang mga susunod na updates.